mo lang yung mga bagay na yung gusto mo. Yun ang mahirap kasi sa atin. Sabi nga, mayan ng Panginoon, God will give you so much more than what you ask. Yan ang promise niya sa Ephesians 3:20. Yun nga lang, maniwala lang tayo kasi di natin kayang abutin at isipin, sukatin, maarok kung gaano kumikilos ang ating Panginoon sa ating buhay. Gaya nga na ng sharing namin kagabi, di ba, na hindi mo pwedeng limitahan, hindi mo maisip kung paano siya kumikilos, kung paano yung mga blessings na pinagkakaloob niya sa atin. Kasi hindi natin alam kung ano yung isip, kung ano yung puso ng ating Panginoon. Unless lang kung talagang naka-tune in ka lagi sa Kanya. Ito talagang i-claim mo. Yun ang panghahawakan mo na promise niya. Amen? So, sabi nga, lahat ng problema natin, kaya ng Panginoon yan. Maliit lang ang mga bagay na ito sa Kanya. Kaya mga kapatid, ngayon, if you have something right now, yung talent mo, yung time mo, pagkalom natin sa Panginoon, yung strength mo, and dahil andito tayo sa pagbibigay, yung pera mo. Diba? Ang sabi ng mga ng Panginoon, itanim mo ito sa matabang lupa para sa takdang panahon ay may aanihin ka. Saan dapat natin itanim? Ito yung pagbibigay natin ng ating tithes. Lagi niyang sinasabi, I love you Lord, I love you God. Ang tanong, sumusunod ba? Kasi sabi nga niya, if you love me, just obey my command. Sabi nga sa Malakay 3:10, sabi, gasgas na, pero everyday itong verse na daw, kahit na ulit-ulitin natin, bago at bago ang kanyang sinasabi. Sabi nga, every word ng ating Panginoon ay bago lagi, di ba? Siguro yung iba, memorize na niya ito. Pero mas maganda nga, i-memorize natin, di ba? Ang sabi niya rito, ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. At andito yung challenge niya sa atin, subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. O, di ba? Ang ganda ng kanyang promise dito. Pero bakit is ba yung sa atin parang nagbibingi-bingihan pa rin hanggang ngayon? Sabi nga, kung kinukumbek ka ngayon ng ating Panginoon, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Sabi nga, obedience is one way to worship God. Ang daming benefits nga na pinagkaloob sa atin eh. Dito pa lang, dito sa Malakay 3:10, 11, sunod-sunod na yan. Ang dami yung sinabi, there will be food in the house of my God. Yan yun sa church. Yun yung mga bagay na itinutulong natin ngayon sa mga kapatid natin na walang trabaho, walang sweldo. For sure, kung may testimony nga lang tayong portion ngayon, marami ang tatay dyan at mag-uunahan kung naititestify nila kung gaano ka bait ang ating Panginoon. Tapos sabi pa niya, He will open the windows of heaven na wala na masukat mapaglagyan ang mga kayaman na ibubuhos ng ating Panginoon. He will pour out the blessings. Diba? Tapos, hindi niya tayo pababayaan. Ang ating mga pananim, hindi niya ito yung kanyang puprotektahan. Ang dami, kahit ulit-ulitin nating basahin ito. Hindi ka talaga, hindi mo maarok, hindi mo masukat kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon. So bilang anak tayo ng Panginoon, we are blessed to be blessing to others. So I believe that once being committed, born again, believer, tayo yon, we could get rich. Magiging mayaman tayo because when you are
under the lordship of Christ, Christ controls you, not your money. You are able to freely receive and freely give. Diba? Kakatawa. Siyempre, kung once na nagkakon tayo sa Panginoon, madali ka lang magbigay. Kasi kinukomit mo to sa Panginoon, hindi sa sarili mong. Hindi lang yung, anong tawag dito, hindi mo sinasanto ang pera. Kasi ang lahat ng mga bagay na ito ay galing naman sa Panginoon. Kaya, challenge lang mga kapatid na lalo na ngayong sitwasyon na ngayon, patuloy tayong hinihipo ng Panginoon. Makiisa tayo, magkaisa. Share your blessing kung ano po yung mayroon sa atin. Especially po sa mga kapatid natin na nangangailangan. Hindi man tayo magkita ng personal, pwede po ng maraming paraan po. Sabi nga, kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. So, it's a challenge po mga kapatid. At patuloy din po natin panghawakan yung benefits nito na palagi natin i-claim na sabi nga na ang ating responsibilidad lang po ay mag-obey po tayo. Sabi, our responsibility is to try Him. Subukan natin ang Panginoon and prove Him by bringing our tithes into the house of the Lord. Today, as we bring our tithes into the storehouse, let's believe and receive all these wonderful benefits. Diba? Ano bang mga benefits niya? Yun nga, na i-bless niya tayo, wala tayong sukat mapaglagyan, ialagaan niya tayo, iingatan niya tayo, lahat. Ang dami mga promises ng ating Panginoon. So, magtiwala lang po tayo mga kapatid sa Panginoon dahil ang ating Panginoon ay patuloy na kumikilos sa ating buhay sa lahat ng aspeto. Hindi lang po sa financial, kundi sa physical, mental, and most especially po sa spiritual life natin. So, reminder po sa mga kapatid natin na gusto pong magbigay ng kanilang mga tithes, pwede nyo po kami i-contact si Brad Neal sa mga finance ministry, si Pastor Alian, at nandiyan sila Pastor Cez, sa lahat po ng mga pastors. So, para hindi po natin makaligtaan at hindi po natin hindi po maipon yung ating mga tithes at magampanan pa rin po natin na mag-obey at makapagbigay po tayo ng monthly tithes sa ating Panginoon. So, it's a challenge po mga kapatid na nanawa po. Patuloy po nating isipin at magtiwala. Lagay po natin sa puso natin na lahat po ng hindi po natin kayang isipin lahat ng mga bagay na pwedeng ibigay ng ating Panginoon sa atin. So, praise God po sa buhay ng ating mga kapatid na patuloy na andyan. Kahit na hindi po tayo nagkikita-kita, ano pa rin na ipinapaabot pa rin ng kanilang mga tithes para magamit po sa ating bahay panambahan, sa mga sinusuportahan po natin. So, all glory, honor to you, O Lord. God bless us all. So, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa pagre-remind mo na naman po sa amin, Panginoon. Salamat kasi never ka po nagkukulang sa amin, Panginoon, na patuloy mong pinoprovide ang aming mga pangangailangan. Lalo na po, Panginoon, yung mga kapatid namin na wala pa rin mga trabaho, wala pa rin sweldo. Lord, salamat kasi andyan ka lagi para sa kanila at para po sa aming mga pamilya rin, Lord. And thank you sa patuloy na pag-protect mo sa amin, sa bawat isa sa amin. At alam namin, Panginoon, na mayroon kang ginagawa sa aming buhay, Panginoon. That you can do miracle, Lord, na ikaw yung Diyos namin na malaki at never na nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kaya, Lord, salamat. Salamat po na sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Thank you so much, Lord. We praise you, we magnify, we glorify you, Panginoon. And we commit to you, Lord, sa mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mangusap po sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen.
Amen. So, napakaganda po ng paalala sa atin. Actually, mga kapatid, giving is a part of worship. So, dapat po nating alalahanin, giving is a part of worship. And hindi lamang doon kung hindi. Sabi ng God, give me